lollipop ako. Hindi, actually, nung lumipat po ako ng manager, pwede naman po akong doon pa rin. Hindi ka na. Pero sinabi, opo, hindi na hashtag. So pwede po ako as actor, as performer, or as host po. Pero ako na po yung nagsabi na, hindi na po gusto ko po ano, gusto ko po GMA. Kasi gusto ko po, new home with new mindset, parang ganun sa akin. Kasi para ito naman, iba naman po ano, para kasi baka yung kilala na ako na hindi focus, kilala na ako na baka yung target na ilusunin. So gusto ko po, bagong tahanan, tapos bagong pag-iisip, bagong goal, bagong talagang focus. So, mas, so parang mas committed and seryoso pa naman. Oh, actually, seryoso. Seryoso pa naman. Yung nga lang, na-start ko ako ng batang-bata po. Kumbaga, laki akong kalye na katulad yung ginagawa ko. Tapos bigla ako na punta sa ganito. Na-overwhelm ako eh. Ganito pa rin yung show. Tapos ganito pa rin yung show. So, ang dami ko yung ginawa na hindi na nagugustuhan ng production. Hindi naman ako, hindi ako nag-addict, ipag-away sa set. Hindi naman, kumbaga parang, naglandi ka lang. Hindi naman po, hindi na naglandi. Kumbaga, may time lang po na... kasi di ba, uso dati yung mga party-party. So parang may time na... parang nagtatrabaho ko. Nalilate ka ba? Ay, never naman po ako nalilate. Pero alam mo yung eksena, di tama yung ginagawa ko. So parang wala ka sa... Wala focus. Sige, babato ko lang yung lights. Pero di mo maramdaman. Hindi ako naman. Eh, ngayon, siyempre. Mas okay po. Kasi hindi ko kahit pa paano natutunan ako sa mga nakaraang buhay ko. Iba rin po talaga yung mga napagdaanan natin last 2 years ago, last 17. Bali, artist center ka. Yes po. Artist center po. Asign mo yung artist center. Pero binigay sa niyo kagad magandang project. Kasi yes. So parang ano yung na-expect mo na ngayon dito sa project? Ayun, unang-una, nagpapasalamat po sa GMA Network at sa Artist Center dahil binigyan po ako ng pagkakataon na maging bahagi nitong huge project na darating. At yun, na-expect ko po siguro, dapat patunayan ko muna ngayon na ginawa po nila ako sa show na dapat galingan ko po talaga eh. Kasi baka ito po yung magiging, ano ba yan, kumbaga ito pag nag-graduate, i-grade para magkaroon ulit ng election. Siguro, focus po. Kailangan ko siguro po magpakita ng units. Ayun, humingi naman po ang tulong kayo ng Direct Dominic Zapata, Direct Dom. Sa pili ko, magiging po yun. Yun na nga, parang welcome ka na rin. Ma-ayos yung pagpapilis na yun. Yes, ramdam na ramdam ko po yun. Kanino ka agad mag-inclose sa mga kasama ko? Kasama ka yun, puso. Yun, kasama, yung mga kasama ko po sa Dots Up. Sila, yun, sila Kuya Dom, sila Rocco, sila Prince Imente, si Lucho Ayala. Si Paul Salas kasi galing. Ay, yan, pabila. Kaya, tropa-tropa ko rin po yun dati. Kaya, okay po agad yun. Then, palilipat po. Anong gusto mong makilala, if ever, sa, siyempre sa TV lang po ba? Pero siyempre, pag nag-offer ng mga movies, gusto mo yung mga gawa naman gano'n. At willing ka ba kung ano mo magagandang role ibigay sa'yo kahit medyo daily, okay lang sa'yo? Okay lang po. Ipapayito ko po yun. Talaga? So, yung talent mo. Yung talent ko po. Walang limitations, ganyan. Ever na mabigyan ka ng magandang material, magandang project. So, kahit may hubaran, kahit may ano, okay lang sa'yo. Hubaran, no? Ikaw naman. Maraming ito yung pinapropos ng GMA. Hindi, mag-hubad naman tayo. Hindi pwede ata. Hindi, kasi di ba mga interviews pa iba, may mga performance, may mga... Di ba, sipa na po, maganda yung mga project naman. May bad exposure, walang limitation sa'yo. Kaya naman po. Eh, pero kasi yung religion mo, diba? Yun po, ayun yan. Yun lang po yung isang magiging Kristo. Yung mga, kanyari, painters po. Iglesia, diba? Iglesia ni Kristo po. Ayun siya, okay. Pero yung mga sobrang lalaki, simple, mga 50 Shades of Grey, mga ganun din ka po siya, baka yun. Nagkaroon ka lang, hindi ka nag-appreciate sa church niyo. Nagkaroon ka ng baby. Ano, actually, malaki po. Hindi ka ba tiniwala? Ayun po, awa ng Diyos, hindi ako tiniwala. Pero, ganun po yung nangyayari, ayun po talaga yung consequence. Pero yun, nakikusap po, nakikusap. Ah, yes. Ay, yes, si din ba yung... Yes po, ayun po yung maganda, yung nangyayari yun, relation ni Kristen mo po siya. So,
maayos naman po yung sa. So, kasal na kayo? Yes po, kasal na kami. October 25, 2017. Pero yung pagkakapamilya mo, kaya ka ba biglang? Parang feeling mo kailangan mo nang tumitino, mag-mature, iwanan na yung party-party. Hindi, kasi ano po eh, 2015 pa lang, hindi na po ako nagpa-party. Hindi na po ako lumalabas. As in, kahit anong yaya na mga close friends ko, birthday nila, hindi po ako ma-attend. Kasi, bago ko po mag-hashtags yun. So, nung hashtags na mismo, lalo hindi po ako lumalabas. Kasi nga, second chance na po sa akin ko, na baka mawala na naman dahil sa katawan niya. So, ano yun, nag-hashtags ako tuloy-tuloy po. Hindi sa akin, 2017, ito ko nalaman. Yun na, doon na po na nag-iba ulit lahat at bago. Pero yung mga times na wala na pa-focus na rin po sa hashtags. So, kumusta naman yung pagiging tatay? Pagiging tatay, yun, enjoy na ito po. Hindi ko na siya tinuturo na parang, kasi dati naka-face ko pa ba? Ngayon, hindi ko magawa na bilang tatay kasi bata pa. Pero ngayon, ina-enjoy ko na po bawat moment. Baby. Tapos, ayan, talagang mas maraming time sa kanila kaysa time sa ibang tao. Kasi, ilang years ko naman na nakasama yung mga kaibigan. May communication ka pa sa mga hashtags? Yes, meron po. Lahat, lahat naman po, close ka naman po. Yung mga lessons ko bang na-pick up sa mga lessons, parang lessons? Ngayon, bago ito. Oo, parang natutunan. Ayun, syempre, mas kailangan ko lang maging focus sa mga nila, sa mga trabaho na parating. At yun, mas maging responsable. Kasi iba na talaga ngayon eh. Mawalan na ako ng work. Walang darating sa akin. Hindi ako nakapag-college. Wala akong callback. So, pag nawala ko sa akin, wala akong trabaho. Wala akong alam na gawin. So, parang second chance na to, no? Tama ba? Oh, tama. Kasi yung first, yung parang mistake, yung lang naman, diba? Yung buntes, diba? After, hindi naman kasalanan. Thank you, Jonna. Mas ramdam mo ba na sineseryoso ka dito? Ngayon po, ramdam ko naman na sineseryoso po ako. I mean, mas sineseryoso ko. Parehas naman po kasi nung una rin po ako na pumunta sa EBS. Okay po eh, ganun din po yung matrato sa akin, ganun din po yung pag-aaraga sa akin. So ngayon, napifeel ko rin po ganun, same lang din po. Not to mean anything bad, both sa iyo at sa ABS at sa grupo, ano. Pero kasi, ang hashtags, more of known for the fun image, for the youthful image. Yes. And it's something, would you say, you've outgrown? Di ba kasi yung hashtags, kinala sa fun image, sa youthful image. Is it something you've outgrown, kaya you decided na lipat ako para total overhaul ang ano ko, imahe ko? Hindi naman po sa hindi ganun. Oh, kasi mas, tulad na may mas matanda pa nga sa akin sa hashtags po. Talagang yung hashtags sa pagsasayaw lang po naman talaga. Wala po siyang kung anong edad namin, kung ano ba yung gusto namin imahe. Uh-oh. Parang ang pinaka nag-joke na po talaga sa akin para lumipay ko. Para po makahanap ng mga bagong opportunities sa... Or minsan ba naramdaman mo na pinagdudahan yung kakayahan mo sa ibang talents dahil nga nakilala kayo for dancing primarily? Hindi naman po kasi bago po ako mag-hashtags, nagte-teleserye po. Kumbaga, feeling ko alam naman na po nila na kaya ko rin po. Tapos nag-hashtags na po ako nung mga nakaliban na po sa mga series, yung mga hindi na po ako nabibigyan na. So, Last question ko, ano yung piniling mo sa GMA kung meron man before you signed up? Na sana... Ayun, binabanggit ko lang po lagi sa GMA at sa aking manager na yun nga po, sana more opportunities at more projects po para sa buhay ko rin at syempre sa family po. Nothing in particular about nothing, image? Nothing in particular naman po. Basta sabi ko po sa kanila kung ano po ibigay nila sa akin, ibigay ko po yung best ko. I-meet ko rin po expectation nila dahil tinanggap po nila ako sa kabila ng lahat-lahat. Plus, wala kang path na parang gusto ko maging drama actor. So, action. Maging Jerry Corozales ng GMA. Thank you.